nasuha ng mga nasa hall pero hihintayin pa medical evaluation sa biktimang natumba na ginagawa pa rin ngayon sa East Avenue Medical Center. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mismo si San Juan Mayor Francis Zamora ang nagsabi na huwag lang magpa-booster shot, lalo hindi pa yung pinapayagan ng IAF. Ganito kasi ang ginawa ng kanyang amang si Thomas Tangroni Zamora. At paalala pa ng Department of Health, sa ngayon, walang matibay na ebidensya sa epekto ng mga booster shot. Nakatutok si Lea. Matapos aminin ng kanyang amang si Congressman Ronnie Zamora na apat na beses na siyang natutuhukan ng COVID-19 vaccine, tinanong sa San Juan City Mayor Francis Zamora tungkol sa abiso ng DOH sa mga nagpapa-booster shot. Huwag natin gagawin yan kung hindi naman po pinapayagan pa ng IATF. Pero follow all guidelines of the IATF. Noong Disyembre raw na bakunahan ng Sinopharm si Congressman Zamora at nagpatulok uli ng Pfizer matapos daw abisuma ng kanyang doktor. Sabi ni Mayor Zamora, hindi raw niya alam na nagpabakuna na pala dati ang ama. We were not aware that he indeed had previously gotten vaccinated. No? Ako nga, kung alam pala na gano'n, what I would have done was ipapaalam ko sa IATF. Ngunit kalaman na naman ito kasi pagkatapos na natin. Paalala ng Department of Health o DOH sa publiko, sundin ang ipinapatupad na two-dose vaccination protocol. Meron po tayong standards na sinusunod. Hindi pa po lahat ng tao sa Pilipinas na babakunahan. Every additional vaccine that we take, in addition to what is due us, may one person na hindi nakakakuha ng ganong bakuna. Bukod sa limitadong supply, hindi pa pinapayagan ng booster shots contra COVID sa Pilipinas dahil wala pang matibay na scientific evidence sa epekto nito. Ang Centers for Disease Control and Prevention ng Amerika nagbabala rin sa mas seryosong side effect kung nagpapatulok ng booster shots. Kailangan din ng dagdag na pag-aaral sa vaccine mix and match o pagpapabakuna ng magkakaibang uri ng COVID vaccine. Ayon sa mga infectious disease expert, may mga kaso ng adverse reaction sa ibang bansa matapos ang second dose ng ibang klase ng bakuna. Wala pa naman talaga yung clinical trials designed to do that, so we have to watch out for long-term effects. Hindi rin nirekomenda ng mga eksperto ang pagpapa-antibody test matapos mabakunahan. The current serologic test that determines antibody is not optimized to detect the antibody na nakukuha natin doon sa bakuna. Kaya we discourage that. Hindi pa rin daw panahon na bakunahan na ang mga bata kontra COVID, lalo na yung walang comorbidity dahil mas mababa ang peligro ng COVID-19 sa kanila. Kakaunti ang pediatric age group na apektado ng cases at lalo na kaunti yung may risk of death, considering na mental kumalit ang bakuna natin sa ngayon, hindi wise use of our resources yung pagbabakuna ng bata. Lalo na napakarami pa yung A2 at A3 na hindi natin naaabot. Di Alvis, nakatutok 24 oras. Good evening, mga kapuso. Marami ng mga nagkakasiyod ang Bubble Gang Babe na si Kim Domingo na waiting na lang maging fully vaccinated. Pero bago yan, tila bumalik mo na siya sa kanyang French group sa kanyang latest photo shoot. Yan ang chika ni Hobby Garanda. Muling nagpawag si Kim Domingo sa kanyang latest pictorial. Suot ni Kim ang isang emerald green ball gown at imerno nga ang ruby jewelry at nagpakita konting ski. May pagka-vintage din ang tema ng photoshoot na pinuna ng kilalang fashion photographer na si Shaila Luna. Na siya rin kumuha ang mga litrato ni Kim sa kanyang State of Undress coffee table book. Feel lang daw gawin ni Kim ang pictorial at wala namang espesyal na dahilan. Nag-usap-usap lang kami ng team ko na parang mga iba lang. Alam mo, try naman namin yung ganito. Dahil bilang ako naman ay may langit na French. So sabi niya, bakit hindi tayo mag-ganito? Parang may royalty na ganyan. Royalty yung peg natin. May kuha rin si Kim na suot ang feather dress na binabati ang kanyang 10 million followers sa Facebook. Sa YouTube, may 600,000 subscribers na si Kim, pero hindi na raw siya nakakapag-post dito simula nang pumanaw ang kanyang best friend last year na siyang katulong daw niya sa paggawa ng kanyang vlogs. Siyempre, masakit pa yung nangyari. Parang, ayoko naman love, ayoko naman ganyan. Tapos siyempre, then bilang nagluluksa ko pa, nandiyo yung time na kahit umiiyak, tapos isa wala ko nga.
na kumain. Kaya ang laki din ang binaksak ng katawan ko yung time na yun. Pero ngayon, naka-recover na raw si Kim at natanggap na ang pagkawala ng kanyang BFF na ginawan pa niya ng video nung bet siya ng tama nito. Ngayon pa si Meron, nangyayari maganda sa buhay ko. Siyempre, binayin na naman din si Lord kung bakit nangyari yun. So, acceptance din talaga yung kailangan. Best na rin daw ni Kim ang mag-taping dahil sa ngayon, work from home muna siya sa bubble gum. May first dose na raw kasi siya ng COVID-19 vaccine, pati ang kanyang pamilya. At pag nakumpleto na raw nila ang bakuna, ready na raw ulit sumabak sa trabaho si Kim. Nainis ko na mag-taping, nainis ko na mapuyat. Ano ko yun? Parang kamis din talaga kasi Diyos ko, kasi wala nang nag-pandemic, hindi talaga ako nagtrabaho kahit nag-school. Hindi talaga, ngayon pa lang ako babalik. Public Rambel, updated sa showbiz segments. Lalaking suspect na ang harada sa hapon ng ilang sasakyan. Wait, dati na rin palang ng ipag-upulan sa mga tulis. Ilang matupan sa pagpangkaradis to, ang pinatabong para po. Tough kasi 15 minutes pa lang tumatalab na at jetting ito sa chan. Kalpon.